Dalawang bilyonaryo sa mga cabinet secretary ni Pangulong Duterte. Sila'y sina DPWH Secretary Mark Villar na nagdeklara ng 1.4 billion pesos na net worth at si Energy Secretary Alfonso Cusi na nagdeklara ng mahigit 1.3 billion pesos. Mahigit 300 million pesos naman ang idineklarang yaman ni na Finance Secretary Carlos Dominguez at Transportation Chief Art Tugade. Panlima sa listahan si PCOO Secretary Martin Andanar na nagdeklara ng mahigit 150 million pesos na net worth. Sinundan siya ni na DOH Secretary Francisco Duque III at NEDA Chief Ernesto Pernia na parehong nagdeklara ng mahigit 100 million pesos net worth. Kabilang din sa top 10 si na DFA Secretary Alan Peter Cayetano na halos 56 million pesos ang kabuang yaman. Trade Secretary Ramon Lopez at Presidential Advisor on the Peace Process Jesus Dresa na parehong mahigit 49 million pesos ang net worth. Mahigit 48 million pesos naman ang idineklarang yaman ng dating kalihim ng Department of Tourism na si Wanda Tufo Teo na nagbitiw kamakailan lang. Tatlong kalihim ang nagdeklara ng mahigit 20 million pesos na net worth. Sina Agriculture Secretary Manny Piñol, Environment Secretary Roy Simatu at National Security Advisor Hermogenes Esperon. Samantala, nagdeklara ng mahigit 6 hanggang 15 million pesos na net worth ang mga kalihim ng DOLE, DOJ, Presidential Legislative Liaison Office, Department of National Defense, DICT, DOST at DepEd. Ang idineklarang SALN ni Justice Secretary Menardo Guevara ay as of April 7, 2018 dahil noong Abril lamang siya inappoint ng Pangulo kapalit ni Vitaliano Aguirre. Pinakamaliit ang idineklarang yaman ng pinuno ng National Anti-Poverty Commission na si Liza Masa. Halos 1.2 million pesos lang ang kanyang net worth. Inilabas din ng palasyo ang SALN ng mga opisyal ng Presidential Communications Operations Office o PCOO. Halos lahat ng undersecretaries at assistant secretaries ay may higit 1 milyong net worth. Maliban kay Assistant Secretary Mocha Uson na nagtala ng negative 553,000 pesos na net worth. Maki Pulido, GMA News.